Yan, naka-on siya. Tingnan nyo, nagpi-flicker yung signal. Oh. Ibig sabihin, may problema. Itong channel 1, yung nagpi-flicker-flicker, yun o, bulb nyo. Iinit talaga yan. Ito nga, minit yung channel 1. So ngayon, magsusukat tayo ng voltahe. For today's video, bali, meron ulit tayong dayong gawain dito. Pasensya na kayo sa background natin, ha. Hindi siya ganun kaganda kasi against the light tayo. Ito kasi yung bintana natin, bukas. Then sa lamin niya, hindi siya nakatent, kaya tagos yung ilaw. Kumbaga, against the light tayo. Pasensya na. Tayo galing General T. De Leon Valenzuela. Yun o, unang-una sa lahat, maraming salamat sa mayari nito or sa owner nito na nagdala ng unit dito sa atin. Tayo pinagkakatiwalaan na gawin yung Exodo na Rapture 900 na professional power amplifier nila. Ayun, ang issue nito kaya dinala dito sa atin. Same lang din sa ibang amplifier, umiinit do yung isang channel. Channel 1 yata ito o ito. Mamaya malalaman natin yung kung aling channel yung may problema. Halos isang linggo na na-upload natin, isa lang yung issue. Yung umiinit yung either left channel or right channel. Bago natin simulan to, siyempre pahaging ko muna sa inyo yung pinakalaman loob niya. Ayan. Tapos ang laki ng transformer, oh. Halos 8. Halos 8 rin siya, oh. Ayan. Tapos meron siyang 12 kapasitor. Yung transistor na ginamit is 1943 and then A1943 and then C5200. Ang i-review na lang natin ito. Sa ngayon, ito lang muna. Ngayon ito, naka-plug-in tayo. Obserbahan nyo, ha, kung ano magiging siste or ano magiging kalagayan niya kapag i-on natin. Ayan, naka-on siya. Tingnan nyo, nagpi-flicker yung signal. Oh. Ibig sabihin, may problema. Itong channel 1, yung nagpi-flicker-flicker, yun o, bulb nyo. Iinit talaga yan. Ito nga, minit yung channel 1. So ngayon, magsusukat tayo ng voltahe. Tingnan natin kung alin yung channel yung di normal yung voltahe. Kadalasan sa mga power amp na mga bagong labas ngayon, nasa 0.25 to 0.3, 0.4 lang yung biasing niya. Tapos, pag tumaas na siya ng 0.5, automatic, iinit na siya. Yung sa magpo-protect na. So ngayon, ito, sukat tayo. Yung tester natin is naka-range ng 0.25. Okay, ulit. Ayan, nakaw na siya. Pansinin nyo, mag-ingat kayo kapag mag-tester kayo. Ah. Ito. Ayan o, sabang taas o. Kita nyo ba? Ayaw magpan eh. Ito na nga. O, ayan o. Nasa 0.7 na nga siya, oh. Ah, itong channel to lumiliwanag lalo, ah. Ah, patayin natin. Ah, matuluyan. Ang taas dito. Ngayon, tanggalin ko itong channel 1 ng mga socket. Bago natin simulan 'yan, siyempre, promotion muna tayo agad. Mamaya makalimutan natin mag-promote ng kung ano meron tayo. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, hindi siyempre paki-share ng mga walang kwintang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ngayon, ito na. Pakasin natin para malaman natin kung good yung channel 2. Oh, yeah. Teka lang. So ngayon guys, bali, ito, natanggal ko na yung supply ng channel 1. Ngayon, obserbahan natin yung channel 2 kung magiging normal siya or may problema din. Ayun, switch on natin. Pansinin nyo yung ilaw. Bumaba. Para may problema rin. Parehas. Nakaprotect eh, oh. Parehas lang. May problema. Nawala. Nawala yung protect dito. Mukhang parehas may problema. Parehas may problema ito. Mainit din. So ngayon, paisa-isa muna tayo. Bali, dito muna ako sa my channel 1.
Channel 1 muna yung unahin natin. And then napansin ko medyo may kalumaan na rin pala yung unit na to. Paano kasi yung fan, paloob yung hangin, kaya yung alikabok is napupunta sa may loob. Ngayon unahin ko muna itong channel 1. Dito muna tayo mag-focus sa channel 1. Tapos bago tayo pumunta sa may channel 2, nabaklas ko na yung isang board. Bali channel 1. Nasa left side siya. And then ito yung napansin ko ha. Ah, ito SMD pala. Yan, pinapakita ko na sa inyo. SMD lahat talaga siya. Mula sa relay section, sa pinaka amplifier niya, sa may input, sa may op amp dito, sa pati sa may stepper niya. Yung ibang mga stepper is dito nakatayo kanya, pinahiga naman siya. And then kung titingnan ko yung pinaka design ng amplifier niya, tawig siya ng mga CA20 na mga generic iMix, Trident, nasta yung mga CE series, tawig siya. Kasi lagi akong nagagawa nun, kahit yung SMD nun is medyo nakakabisado ko na halos kahawig ha. Wala siya dito halos parehas. Tapos yung ginamit na trimmer is 3 auto din. Kasi ito medyo may kinakalawang na konti, kaya pa naman. Una, susubukan muna natin sa may, kasi mataas yung bias nito eh, umabot siya ng 0.7. Try muna natin kanain itong trimmer na ito sa biasing niya. Try natin i-fix. Kung obra sa fix, ibig sabihin, mas madali yung mapapadali yung trabaho natin. Pero once na na-fix natin yan, tapos hindi gumana yung biasing, magsusuyod tayo dyan. Susuyo rin natin yung malakuto niyan. Although, hindi naman na bago sa atin yung mga malakuto niyan. Lagi naman tayo gumagawa ng malakuto eh. Try muna natin 3.02. Yung value niyan is nasa 3K. Book tayo ng 2.7. Kaka na tayo ng 2.7. Tingnan natin kung ano mangyari. Tingnan natin kung ano lalabas sa tawas. Natanggal ko na yung trimmer. Ito yung trimmer. Value nito is 3.02. Baliktad. Ito. 3.02. Nasa 3K. Ngayon, ito yung Phoenix bias natin. 2.7. Na halos kung alam naman eh. Familiar na yung mga biasing sa atin eh. Halos araw-araw pa naman ang power amp yung ginagawa natin eh. Halos nakakabisado na natin yung mga nagalagay na value. And then ito yung ginawa natin ha. Ayan, sa mga gustong gayahin or mga encounter ng ganito klaseng unit, ganyan yung ginawa natin na bias. So ngayon, ganito lang muna yung system na gagawin ko. Hindi ko na siya ibabalik muna dito. Kahit ito lang muna, kahit itong supply lang muna, yung maliliit, kahit di na muna, malalaman na natin yan kung bumaba yung bias or hindi. Hang na lang muna natin yung kabilang side. Ngayon, ito naka-plug in pa rin siya. O, switch on natin. Pansinin nyo ha, kung ano mangyari sa ilaw ha. O, ayan. Ayan o, pumakuan siya o. Nawala na siya, nagiging normal. Yung ito, may ilaw to sa kabilang side to. Ito naman nakatanggal eh. Nawala na siya o, nagiging normal. Ibig sabihin, by yung bias na ginawa natin. Ibig sabihin, malaking pag-asa na hindi tayo mapahirapan. Ayun, magsusukat tayo. Tingnan natin kung ano yung bias na lumabas dyan sa Phoenix bias natin. Lumang-luma na tester natin. Pagpasensyaan nyo na, kayo na mag-adjust ng tester natin. Ayun, sukat tayo. Natin kung ano yung lumabas sa tawas. Okay. Yan o, ganda ng biasing nyo. Nasa 0.4. Pwede na ito. Sa pool na yan, pwede na yan. O. Nasa alos. Hindi, kulang-kulang 0.3. Kulang-kulang 0.4, nasa lagpas ng 0.3. Pwede na to. Sa pool na yan. Kahit di na yan baguhin eh, pwedeng-pwede na eh. Dito, pasensya na kayo ah, one man game tayo eh. Para-paraan lang makapag-repair. And then the same time, syempre makapag-vlog tayo, makapag-bagi tayo ng kalaman natin. O yan oh. Nasa kulang-kulang 0.4 siya. Okay na. Naging normal na siya. Tapos, siyempre, same din gagawin natin sa may kabilang channel. Sana yung kabilang channel, ganun lang din yung issue niya. Ayun, ibabalik ko lang muna ito sa may casing. Tapos, sabay linis-linis na yan. Tapos, saka natin i-fix bias ito. Sabay natin, bago natin i-audio test, malamang yung control nito, baka sira na rin ito. Ayun na, inuulit natin ha. Ito yung bias na ginamit natin. 2.7. And tapos yung mga transistor, yung sabi ko kanina may kalawang, palitan ko na lang din to. Ayan o, 5401, malapit na rin o. Yung paa niya no. O yan, palitan ko muna yan. Tapos proceed tayo sa may channel 2. Yun lang, kahit papano, yan lang yung sira.
na mga supporter natin dyan na lagi nandun sumasabay-bay sa mga video natin. Na, alam naman nila na halos araw-araw video natin is power amplifier yung ina-upload natin. Bira lang yung mga integrated. Yung mga integrated, although marami naman akong integrated na ginagawa, minsan kasi hindi ko na siya ginagawa ng video para mas mabilis. Yung mga power up na lang yung binibidyoan natin. So, ngayon guys, bali ito, natanggal ko na yung isang board ulit. Tapos, simple, tinanggal ko na yung trimmer para hindi numaba yung walang kwentang vlog natin. Ito, 302. Same lang din, siyempre. Ito yung isa. Tapos, ito yung isa. Tapos, yung sa may kabilang side kanina na transistor na kinakalawang, tinanggal ko na. Pinaltang ko na. Yan, o. Sana ba yun? Ayan, ayan. Tinanggal ko na yun. Pinaltang ko na. Ayan, o. Yung tumaba yung paa niya. Ayan, nakapix na yan. Tapos, ito, siyempre, Phoenix bias na rin natin. Ayan. Value niyan is 2.7. Yan, bali konting kuskus na lang para mawala yung mga alikabok niya. Eh although dito, konting kwanto, compressor. O yan, napalitan na natin ng resistor, naka-fix na siya. Okay, ito pala, oh, sumabog pa to. Sana wala ibang nadali dito. Ayoko lang napansin. Ito, sumabog to. Yung isa, baka mamaya sumabog din yun. Ah, hindi naman, wala naman. Oo, yung isa, oh. Lobo, baka may lumobo. Hindi naman. Ngayon ko lang napansin. Value nito ay... Buti, napansin ko. Bago natin siya palitan. Wala nakalagay na value. Ano to? 16 volts na 470. Yan sa may kwan nyo, sa may board nakalagay. Oh. 16 by 470. Ah, dito plus sa likod. 25 ang nilagay. Oh. Tinaasan na nga. Sige, palitan muna natin to. So ngayon, papalit lang muna ako ng kapasitor. Buti napansin natin, palitan ko na ng kapasitor. Ang pinalit ko is 50 na. 50 by 470. Wala akong 470 na 35. Kaya medyo matangkad siya. Medyo awkward setting na kasi matangkad. Siguro ang gagawin na lang natin, medyo itumba na lang natin siya na konti. Mas, sa totoo lang guys, pwede yung magpalit kayo ng kapasitor na same value ng microfarad. And then, mataas na voltahe, okay lang yun. Huwag lang bumaba yung voltahe kaysa tumaas. Yung mataas kasi, okay lang yun eh. Kaya siya mag-handle ng voltahe na pumapasok dyan. Huwag lang bumaba kasi ipapalit mo. Pero yung microfarad, mas parehas, mas okay. Ayan, pinalit natin is 50 by 470 yan. Tapos ito, fixed bias natin. Ayun, obserbahan natin kung anong mangyari. Yan yung ilaw. Medyo nawala. Although dito... Okay, nawala siya, oh. Magsusukat tayo ng voltahe. Tingnan natin kung yung bias niya is normal or may problema pa na iba. Sana okay na. Okay, switch on ko rito, ah. Focus kayo sa may ilaw. Ayan, dalawang channel yung gumagana nito. Yun, tsaka ito. Okay, pansinin nyo, ah. Ito kayo tumutok sa may tester and then... Oh, ayan siya, oh. Nasa 0.3. Oh, pasok na pasok, oh. Pasok sa banga, sabi nga ng iba. Okay na, wala nang problema. Yung kapasitor, pinalitan na natin. O yan, nasa 0.3, 0.4 na siya. Normal na. Naibalik ko na yung dalawang board. Yung fixed bias natin, yung fixed bias natin. Tapos yan, isa o. Eh, bagong resistor na yan. Ngayon, sukatan natin ang parehas na sila na nakakabit. Okay. Mamaya na natin na ito 20 kapag may speaker na. Yan. O, game. Sinin nyo, ibang-iba na, oh. Ah, nawala na yung ilaw niya. Dito, protect pa. Antayin natin kung mawawala or hindi. Ayun, nawala na parehas. Ayan, oh, active na lang yung natira. Ngayon, sukat tayo, siyempre. Up, yeah, handa natin yung test prod natin. Dito. Ayan, oh. Ayan, nasa 0.4. Isa pa. Ayan. Tapos dito. Oh, parehas. Oh, isa pa. Ayan. Ayan, okay. Eh, normal na siya. Next step na gagawin natin ay yung maglalagay na tayo ng speaker tapos audio source. Ayun, stay tuned lang kayo. So ngayon guys, bali ito. Nagkabit na ako ng dalawang speaker. Ay hindi, apat na speaker 'yan. Yung dalawang soundbox. Yung sa gitna and then sa baba, dalawa. Bali apat 'yan naka-parallel.
Nakaparallel yung dalawa, nakaparallel yung dalawa. Bali, 4 ohms kada channel. Yung source natin is itong isang cellphone natin. Tapos, naka-220 na ako. Yan, naka-220 na yan. Wala na yung bulb natin. Hindi na tayo gagamit ang bulb. Yan. Kulang na lang nito is tornilyo na lang. Tapos, kunting pasada pa ng linis. Naprotect pa. Antay natin. Yan, wala na. And then, ito yung channel 1. Ayan. Ito yung channel 2. Okay. Ayan. Ayan, manta doon. Ayan, dalawa. Naka stereo mode tayo. Naka stereo mode yan doon yung selector doon. Tapos naka off yung low pass. Okay. So hanggang dito na lang guys. Yon, sir from Real T. De Leon, Valenzuela. Taga Valenzuela. Okay na yung Exodo Rapture na 900 amplifier nyo. Exodo Rapture 900 na Class H Professional Power Amplifier nyo, sir. Okay na, bali back to normal na ito. Tinanggal ko na yung trimmer. Yung isa nalaglag kanina. Tapos yung ito kalawang. Tapos yung kapasitor. Ito, pumutok or lumubo. Then, naka-fix bias na yan. Okay na, back to normal na tal na yan. Inulit ko sir ha, maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. And then, sana nakapagbigay idea ko sa mga kapwa nating technician na medyo bago-baguhan pa lang na tulad natin. Yung mga tipong nagsisimula pa lang, kahit papano eh, nakapagbahagi tayo ng katiting, kapiranggot na kalaman natin tungkol dito sa may pag-fix bias. And then, take note guys ha, magdi-disclaimer tayo bago tayo magtapos kahit na pang-ending na. Baka sabihin nyo, bakit hindi ko na naman pinalitan ng trimmer. Request ito ng may-ari na siya yung nagsabi na i-fix bias ko na. Fix bias na katulad sa mga previous vlog natin. Or hindi lang sa previous vlog, halos lahat ng vlog natin is nag-fix bias tayo. Yan ang sabi niya sa atin na i-fix bias na rin. Kasi nga, ito talaga kadalasan sa niya, no? Yung kulay dilaw na trimmer, automatic talaga. Sirain talaga siya. Promotion, bago tayo ulit magtapos, eh, siyempre, shop natin, always on the go na 24/7. Na mga gustong magpaparepair along sa OU Quezon City, and number 61, Don Julio, Gregorio Street, sa OU Road, sa OU Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, pakifollow, and then siyempre, pakishare ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pakisubscribe, like, share, and then siyempre, pakihit ng mail button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace out in lahat.